babalik tayo sa panibagong video. So shoot natin ngayon is itong garahe na. Nakikita nyo naman, Diyos ko po. Kala mo may car meet dito sa loob, oh. Pumunta tayo sa unknown garage, no? Dito lang sa may kainta. Ikulit natin yung garahe, guys. So silipin natin ano yung mga nakalagay dito sa garahe nila. Tignan nyo naman, oh. Nagkalat yung mga kotse. Samahan nyo ako at alamin natin ang mundo ng evolution. Okay guys, so bago natin ituloy yung video, gusto mo na ipakita sa inyo ang number one na naiisip kong pinakakailangan nyo kapag mahilig kayo tumambay sa mga car meet, sa mga gas station tambays. Dati ayoko bumili ng mga ganitong flask eh, kasi parang naisip ko hassle siya dalihin, hindi siya pwede ibulsa, so extra baggage no, para sa akin. Pero pag dahil tayo guys, mahilig tayo tumambay sa mga car meet, sa mga gas station, no, narealize ko kailangan pala natin ng mga flask. Tulad nitong pinadala ng Slickest, si Mr. Ken Consig palagay pa siya ng logo natin dito sa likod. Ayun, tignan nyo, may rich potato. Damn, bro. Pero I think exclusive lang to kasi syempre very good friend natin si Boss Ken Consignado, no? Meron ding logo nila, ayan. Tapos syempre meron din silang variations ng colors, iba-iba rin yan. Pag may ligay tumambay, very useful tong ganito. Kasi syempre nakikipag-usap kayo doon, nakikipag-interact kayo doon, naubusan kayo ng laway. So minsan kailangan nyo rin mag-refill ng ganito. Yung design niya guys, no, gusto ko kasi para siyang medyo streetwear yung datingan, di ba? If ever gusto nyo mag-order ng ganito, ito yung kanilang page. Pang salamat sa pagpapadali na ito, Boss Ken. Sana supportan nyo sila, ang kanilang Slickest brand. And tuloy natin yung video. Let's go! Tawagin natin yung tropa natin guys, so para ikot tayo dito sa napakalupit na garahe. Boss Gab, kamusta? Hello po, kamusta? Okay lang naman. Start tong garahe na to way back 2020 nung pandemic. Nagsimula siya ng March. Nung una, wala pa lahat yan. Kumbaga, ito lang mga natitira mga nandito. Konti lang customer namin nun eh. Nag-boom siya nung bandang 2020 nung nakilala yung mga Evo nung ginagawa na dito. Doon nag-start yung ito na. Hanggang sa na, puro Evo na dumarating. Pero yung may-ari talaga na ito, Honda Lab. So ikutin natin to lahat. Oh, silipin natin, papakita namin sa inyo guys. No? Kasi, papi, parang may car meet dito yun. Small meet. Small meet eh. Tignan mo naman. Oh. Ito, Evo 6. Sa customer. Constant lang. Kakadulang ulit ng makina kasi tawag ko ni-refresh para maging matinong ulit. Hindi nakalimutan ko pala itanong, ano ba ang meron sa shop na to? We cater everything eh. Lahat ng auto, kahit anong sasakyan, wala kaming pinipili. Basta gawa lang agad. Basta kaya gagawin. Nagkataon lang na panay-ibong nandito. Meron din dito na kaibigan namin naka-motor. Yun. Siya lang yung bukod tangin nagpapagwala na kamotor. Ang The Unknown Garage, papi, kilala talaga sa Evolution. Kilala sa Evolution. Ako baga ito talaga yung expertise nyo. Expertise ganun. Sa 4G63T. Doon nag-start na yun. So kapag Evo guys, alam nyo naman na malalapad ang mga balakang yan, papi, no? Malapad. Hindi kaya ng ibang mga kip-kip lang. Ganun. Medyo hindi siya malapad. 4G63T ito. Stock lang naman. Ilang ba ang horsepower na ito? Hindi ko sure kasi yung mga kabayo na yan. Bawal natin sabihin, no? Hindi sa atin ito eh. Pero ito, Evo talaga ito? Oo, legit na Evo 6 talaga. Kasi papi, magkakamukha ang 5 eh. Ang 5 chassis. Ang nagkaiba lang, dito lang sa front bumper. Medyo malaki nga lang yung mukha niya dahil dyan sa fog light. Oh, ito kini naman ito. Ito atay sa'yo eh. Ito yung pagsang aking meeting. Sasakyan ng makina, puro 63 din. Silipin natin yung braces, papi. All stock lang. Stock lang, madumi nga lang. Ang 1G, tsaka 2G, 4G63T. Ang 3 gen, tsaka 4 gen, alam kong V6 na ata. Yun. Bakit hindi ka nag-evolution? Short sa budget. Baka mahal kasi ng Evo. Oo, magkano na ba yun ngayon? Mga mahina na M dyan eh, no? Siguro mga 1 million na pataas pa nag-iwan. Palayas naman ng makina, Pops. Palayas naman ng makina. Yun nga lang, siya, mati. Pero okay lang naman. Malakas siya sa gas. Isipol eh, no? Magkano yun, Pops? Magkano sa gas yun? Yung ganun? Inhabit pex. Dalawang apak. Dalawang apak lang. Ang maganda sa Eclipse, parang hindi mo halatang mabilis siya, no? Ganun. Hindi masyadong halatang mabilis. Mga two-door, eh, no? Pero mabilis yung kahaya. Napakasariwa. Oh! Grabe, no? Linis dito. Linis dito sa loob, no? Walang kanomalya. Walang, Happy Father's Day, papi, ha? Good boy. Walang good boy. Good boy.
ano, parang medyo mataas yung height gap natin. Ano niya, stock height lang eh. Kasi ito, sobrang daming hams eh. Ito ang village na ano eh. Na punong-puno ng hams eh. Doon din sa amin, bawal din lo. Last year, naka-Honda din ako na ano, na VTI. Yun nga lang, nawasak yung ilalim kasi puro sabit eh. So ito ang stock height, papi, yung laki pala, no? Stock height. Madumi lang, puro kuti. Anong size to? 18? 18. Sasabit, parang sasabit na siya dito. Kaya mayroon siyang spacer eh. Parang pag nilakihan lalo yung gulong, sasabit na. Pero ang laki ng tambol ng Eclipse, no? Mm-hmm. Lalo na yung likod, tingin niya may likod. Ang laki niya, no? Oo. Oh. Diba? Ito ang 5, di ba? Ito ang 5. Pero ang makina nito, ginagawa ko. Sa pag 5, guys, iba yung spoiler, Pops, eh, no? Yung spoiler, iba rin yung front bumper. May butas din dito, eh, no? Nakaangat siya. Ito, hindi, nasa trunk talaga, eh. Ano to? Starlet? Starlet. Ito ang Starlet ni... And then, unknown din yung mayari. Ano siya, naka-black top, 4AGE. Rear wheel drive, oh. Naka ITB, headers, tapos naka side exit. Ito din pala, itong Lexus na to, may-ari na itong shop sa kanya din to. Naka 1GGT. So ito Supra ang makina. Silipin nga natin. Papi, ano pangalan mo? Vincent po. Vincent. Vincent po, matulis. Toyota rin. Mm-hmm. 1GGT. 1GGTE. Mm, 1GGTE. Bihira nagbubuo ng Lexus, papi, no? Kasi lalo na yung IS, no? IS, parang konti na lang nakikita ko. Puro Alteza nakikita ko. Papi, yung mga dahon, pumapasok na sa loob. Bigyan nyo na sa amin yan. Malapit na itong tubuan ng munggo, eh. Parang ito yung mga barn find na itsura, no? Nasa ano lang, ganyan. Kinakaya ng damo. Ito yung walang bumper, di ba? Oh. Pero Evo 5 to. 4G63T din to. Kasi wala yun naman eh. Ayun nga no. May kita natin dito, MT. Pero naka-hood dampers oh. Naka-dampers yan. Wala lang makina, Pops, no? Wala lang. Nandun lang. May kita mo yung makina. Ito natin yung mga 4G63 lahat eh. Ayun, no? Only boost. Mayaman pala mga tao dito, papi. Maraming panggas eh, no? Mayaman sila ako, mahirap lang ako. Itong Evo 3, ito, all-wheel talaga. Ito, urig din to. Malinis. Oh, tignan niyo yung loob, oh. 90s na 90s ang itsura, no? JDM. Oh. May sunroof yan. Brown glass. Yan. Brown, oh, patingin ng brown glass, oh. Oh. Brown glass yan, boys. Di ba? Pero papi, ang Evo 3 medyo manipis eh, no? Pag ginumpara mo sa 5, no? 5. Mas malapad yung 5 and 6, 4, 5, 6. Kumpara dun sa itlog, itlog kasi to, di ba? Hmm, itlog lang. Same body ba? Or hindi? Same body, kaso iba lang yung parts. Yung iba, aluminum na, kaya magaan. Tsaka okay. All wheel. Oh. All wheel siya. May bungo sa ilalim. Hmm. All wheel drive bungo. Yan. Tsaka ganun din. Expertise ng 4G63T. Yan, for sale yan. Ah, for sale to, Pops? For sale yan. Baka may makatipo. Baka pwedeng bilhin. Oo. Oh. Diba? Papi, mahirap ba magtono ng ganyan? Sa akin, mahirap. Pero doon sa may-ari, sa grit lang. Parang basic lang kahit nakapikit din. Okay. Kayang-kaya na. Pero sabi mo 2020 lang, 'di ba? Nag-start. 2020 lang, pero yung may-ari talaga nito mismo, matagal na siyang nag-aayos. Tagal okay. Na siyang nag-aayos. Kaya marami na siyang experience. Ito all stock din 'to. May laman na rin. Kagaya niya, malaman. Malaman na din eh. Stop!
binalang niya eh. Binastos eh. Sorry sa eclipse. Sorry po, sorry po. Okay lang. Bastos talaga. Sa may-ari. Mahal ng patungan niyo ng bumper ah. May sasakyan eh, no? O doon papi, silipin natin ano meron dyan. Ito, Evo 5. Ito yung Evo 5. Medyo mas malapad na to, paps eh, no? Oh. Damn, bro. Amoy pa lang. Ang bango, no? Amoy Japan. Amoy Japan eh, oh. Yung may pawis ng hapon to eh. Pawis ka na. May mga sipon ng hapon, kakapawis. Oh, naging yung loob, oh. Siyempre hanggang 300 dyan, tol. Oh. Yung rally art gauge, hanggang 300 kilometers. Pero ito, tomay na. May cover lang. May karga na. Papi, kamusta yung tunog? Maganda, maganda. Mga kaaway, may mga kapitbahay. Wala, mababait naman mga tao dito. Mababait naman mga tao dito. Wala pa naman nagre-reklamo. Yung EG, dito may ayon. Pero yung makina niya nandito. Oh, nakaka-over oh. Ano makina ilalagay dyan? V16B. Car na naka-turbo. Mga nakatambok lang yung mga makina dito eh, no? Ito yung makina ng Evo 5 na yellow. Ah, ginagawa? Ginagawa. Ito yung gumagawa. Ito, ito. Na... Papi, kaway kayo dyan, no? Ano yung nilalagyan nyo ng turbo yan? Nilalagyan nga na 600cc. Fully built na Evo 5. Silip nga na ito. Yun. Kucha. Hindi pa siya totally tapos eh. Ayan yung pinagkaiba nilang 5 saka sa 6. Yung front bumper. Kasi yung fog light nandito na, no? Fog light nandito tsaka medyo wide. Ito naman, Evo 3. 463. Iba-iba yung kulay. Ito, hindi ko alam kung ba't ganito yung kulay niya. Ang ganda eh. Parang ano, no? Chameleon. Chameleon. O, pati yung ano eh, oh, mga ganun din eh. Pag-turbo na rin. Ano to? Konti na lang to. Dadayin na lang. Pati yung kulay malinis eh, no? Malinis. Oh. Kala mo, Lancer itlog lang eh, no? Pero hindi pala. Oh, mas ganda rin to eh, no? Bakit nakabakla sa mga sidings? Pinubuo ito eh. Tignan nyo na. Oh. Brand new visor, no? Saan kayo makakita niyan? Four-wheel drive yan, di ba? Para patunay. Body kit lang. May buhok pa din. Ayun o. Tsaka naka-BC coilovers. Ito Evo 3 din na binubuo. All wheel din to. Kala mo mga ano babi yan o? Kala mo mga tambak lang ganun. Tambak lang. Kunwari tambak lang pero konti-konti nabubuo din. Oo. Lahat eh no? Parang may every car iba yung itsura kahit sa yung makina no? Ito papi, parang may old school na kotse, no? Old school na, ano pa, Toyota K-E ata. Pero naka-turbo. Pucha, tingnan nyo naman, no? Bago natin buksan. Ikaw, Paps, kung ano sa tingin mo? Toyota. Toyota. Siyempre, 3S GTE. Hindi. Hindi? Ano yan? Pasilip nga, pasilip. Nissan, boy! SR20 DET. Pero iba ang itsura niya, papi, no? Iba, iba ang itsura. Galing, ano po, galing ata sa Cynthia. Kasi, syempre, mas malaki, no? Rear wheel drive, eh, no? Kailan mabubuo yung mga ganito, papi? Pag sinipag kasi. Sa may-ari talaga, yun. Yung nang siya, pe. Ayaw niya lang talaga pakilala, pe. Saka malupit. Mayayaman talaga sila. Ako lang talaga yung mahirap dito. At least, papi, nandito na ako. Dalawa na tayo, no? Dalawa na tayo. Dito may mga mugs, oh. Itong
NK na to, dito talaga yung sa hatchback. Dito? Eh kaso, bubuin pa lang. Kaya naka-reserve lang yung mag. Ito, 5. Pangayabong 5, binibenta ng mga abin. Baka gusto nyo bumili, guys. Ano sukat? Ano sukat? 235, 645, 70. Ever 5 spec. Ano laki, no? Ito yung ano namin, tiyatawag namin na ano. Ano, Narnia? Narnia. Oh, ano meron dito? Puro mga piyesa. Oh, ang ganda dun. Starlet. Oh. May ano, racing sofa bed. Racing sofa bed. Racing sofa bed, pwede na. Oh, may intercooler dun. May mga goma din. Yan, itong mags pala na yan, dun yan dun sa yellow, yun naka SR20. Ah, tama kasi studded eh. Siyempre, pasok sa concept yan. Asan ang sayo dito, Pap? Actually, wala na dito. Yung nasa dulo yung binubo natin na Evo 6. Asan yung makina mo dito, Paps? Ito. Rumbiers. Ba't di pa natin kinakabit yan? Kinapos ng budget dahil sa pandemic. Pero kaya naman. Siyempre, kayang-kaya mo yun, Paps. Ikaw pa ba? Kailan malalagay yan, Paps? Mga next month siguro. Babalik ako dito, ha? Dapat 8 seconds yung tool. Sobrang bilis eh ng 8 seconds. Bakit pala si James Ong? Oh, sana nandito ka. Shoutout nga pala kay Kuya Ralph. Ralph Campo ng Rock D Imports. Owner. Shoutout sa Unknown Garage. Tsaka sa girlfriend ko. Yun. Pangalan, masabi mo yung pangalan? Kylie. Binabati ko yung Unknown Garage family sa family ko and relatives. Tapos siyempre sa girlfriend ko din. So sana nag-enjoy kayo sa video na to, guys, no? Sobrang sarap makakita ng mga ganito. Please, guys, medyo na-refresh tayo. Makakita tayo ng mga ganitong garahe. And kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out.